Well, since na-open up ko na yung aking, personal life, kasama na yung love life, so mag-preview lang ako ng gagawin ko ngayon. Well, mamasterin ko lang yung perimeter and area ng rectangle, yung mga kahapon. And then, at saka ako gagawa ng mga variations or kung paano naman yung ibang approach dun sa isang problem na yun, itatackle ko rin siguro mamaya. But after nito, yung mga natackle ko lang kahapon kasi nag-charge pa ako dahil kailangan ko pang panoorin yung mabago. So, ang ano pala sa mate, no? Ang dami palang atake ng problem solving. Ngayon ko lang siya, hindi, dati ko na siyang alam, but iba kasi yung alam mo at yung na-appreciate mo. Siguro mas may dating kung na-appreciate mo, hindi lang yung basta alam mo. Kasi minsan kapag ka walang emosyon, di ba sa basketball o sa volleyball, kapag ka wala hanggang maglaro, kahit anong gawin mo, wala eh. Diba? Yung sasabihin mo na pag walang love, love of what you do, hindi yung love sa ano ha, romantic, if you don't love what you do, eh walang mangyayari sa'yo. Kaya nga nabanggit ko yung affective eh. Doon sa educational taxonomy na ginagamit ng mga teachers when constructing their lesson plans. So yun yung affective aspect nung mga bagay na ginagawa mo. Kasi hindi pwedeng alam mo lang tapos wala, hindi ka masaya, 'di ba? Parang yun lang yung gusto kong i-ano sa inyo na nauko lang na i-enjoy yung math na inaatake ko siya ng ano. Ini-enjoy ko siya and then nakikita ko yung mga approach na hindi ko kailangan mainis. Hindi ko kailangan ma-pressure kasi noon iniisip ko kailangan baka 75 man lang ako rito. Kasi kung hindi lagot ako rito sa kasama ko sa bahay ngayon. Alam mo na kung sino 'yon. Alam mo naman pag sabi, hey, mahinga ka na nga si Genjo, kailangan mo chuchin. Tapos pagka medyo ganun ka pa rin, sabi niya, eh, kung ano-ano maririnig mo. At least ngayon, wala na akong madidinig na ganun dahil tapos na lahat, dumaan na lahat yon. So, yun lang, enjoying what I do, yung affective part nun. I mean, affection in everything you do gives you a little motivation. Pag masaya ka sa ginagawa mo, o masaya ka, iba yung dating eh, less stress, mas vibrant kang tignan. So, yun lang, no? So, pagkausulat na ako, and then pag natapos, tsaka na lang magtatakal ng bago.